Good afternoon po. So, I would like to express my deepest appreciation po and gratitude for KPI, kay Ma'am Marilyn, kay Cecil, and of course kay Sir June, and sa iba pa pong buo ng KPI. I'm very, very thankful po kasi natulungan niyo po ako, naturuan niyo po ako. Una, na maging matakaw. Na kung may mga bagay tayong gustong gawin, kung may mga bagay tayong gustong marating, dapat maging matapang tayo. Nalala ko po noon, bago po ako mag-submit ng application ko po. Sobra po akong kinakabahan, tapos hindi ko po alam kung itutuloy ko po ba o hindi. Natatakot po kasi ako na baka hindi mag-grant yung scholarship sa akin. O kaya, baka pag-scholar na ako, hindi ko po magampanan yung responsibilities ng isang scholar. But thank God, na binigyan niya ako ng tapang. Now I'm here enjoying the honor of being called a scholar. So, yun po. Thankful din po ako kasi, of course, dun po sa financial assistance na binibigay niyo po sa akin. Nagagamit ko po siya pang bayad ng school fees, pambili ng books and other school supplies. Nalala ko po nung minsan nag-compete kami sa Makati sa PWC po. Yung natitira ko pong allowance from KPI, siya po yung nagamit ko as pocket money po doon. So, sobrang laki po nung natulong nito sa akin. But more than anything else, mas thankful po ako kasi naniniwala, nagtiwala at nagtitiwala po kayo sa akin bilang isang kabataan. Napakalaki po ng puso niyo para bigyan ako ng pagkakataong maging scholar para magtiwala sa akin. Unang-una, hindi niyo po ako kilala personally. This is the first time na nag-meet din po tayo personally. So, I'm very thankful po kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na may ipakita yung kung anong meron ako at matulungan ako. Ayun po, bilang ganti po, hindi ko po kayang tapatan yung mga naitulong niyo po sa akin. Pero bilang ganti, pinapangako po na sa lahat ng bagay na gagawin ko yon ng buong husay at buong katapatan. Magiging inspirasyon po ako sa iba. Gagawin ko po yon dahil ako ay isang scholar. Gagawin ko yon dahil ako ay isang kabataang Pilipino. Yes.